Magandang araw mga bata! Kamusta? Ako nga pala ang inyong guro, Ginang Lustre. Handa na ba kayo para sa ating aralin? Tara! Samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng agham! Ngayong panahon ng pandemya, habang tayo ay nananatili sa ating mga tahanan, naisip mo bang tumingin at magmasid sa iyong kapaligiran? Maaari mo bang ilarawan ang mga bagay na iyong napagmasdan? Lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita, ay tinatawag nating matter. Maaari ka bang magbigay ng ilang halimbawa ng matter na iyong nakikita o nadarama? Magaling! Yan lamang yan sa mga halimbawa ng matter na ating nakikita o nadarama. Sa araling ito, matututuhan natin ang ilang mga katangian ng anyo ng matter. Pagmamasdan at ilalarawan natin ang ilang mga katangian ng matter. Solid, liquid, at gas. Para sa una nating gawain, ay naipapakita ko sa inyong ilang mga larawan. Nais kong tukuyin at sabihin ninyo ang mga pangalan ng larawan na aking ipapakita at sabihin kung ito ba ay solid, liquid, o gas. Handa na ba kayo? Ano ang tawag sa bagay na ito? Ginagamit natin ito sa ating pag-aaral. Matigas ito. Meron itong iba't ibang hugis o laki. Madalas itong makita sa ating silid-aralan at silid-aklatan. Ano ito? Tama! Ito ay libro. Ito ay isang halimbawa ng solid. Ano kaya ito? Ano ang tawag dito? Ito ay ginagamit natin kapag tayo ay naliligo, naglalaba, naguhugas ng plato, at nauuhaw. Maaari kang mabasa kapag ito ay iyong hinawakan. Ano nga ito? Magaling! Ito ay tubig. Ang tubig ay isang halimbawa ng liquid. Ano nga ito? Ano nga kaya ito? Tila mayroong usok. Madalas natin itong makita kapag tayo ay nagpapakulo ng tubig. Makikita rin natin ito kapag tayo ay humihigop ng mainit na sabaw. Mabilis itong nawawala na parang mga bula at umaakyat papaitaas. Ano kaya ito? Ano nga kaya ito? Magaling! Ito ay steam. Ang steam ay isang halimbawa ng gas. Ang lahat ng bagay, nakikita man o hindi nakikita, ay tinatawag nating matter. Ang matter ay may iba't ibang katangian katulad ng makukulay na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng birding dahon, makukulay na bulaklak, puting ulap, at mughaw na dagat. Ang mga bagay na ito ay may iba't ibang katangian katulad ng hugis, kulay, laki, tekstura, at iba pa. Para sa inyong ikalawang gawain, nais kong suriin niyo muli ang mga bagay na ipapakita ko sa inyo. Para sa una nating experiment, gumuha tayo ng kahoy, bato, iron, tin, at rubber. Suriin natin ang kanilang mga hugis. Ngayon, subukan nating ilipat ang mga bagay na ito sa iba't ibang mga pwesto. Meron ba kayong napansin pagbabago sa kanilang mga hugis matapos nating ilipat ng iba't ibang pwesto? Magaling! Walang naging pagbabago sa mga bagay na ito kahit na inilipat natin ito ng
dahil sila ay mga halimbawa ng solid. Kumuha tayo ng tubig na nasa isang bote. Suriin natin ang hugis ng tubig. Ang hugis ng tubig ay katulad rin ng hugis ng bote. Ngayon, isali naman natin ang tubig sa isang baso. Muli, suriin natin ang hugis ng tubig. Mamamasdan natin na ang hugis ng tubig ay naging hugis ng baso na siyang kinalalagyan nito. Ipinapakita lamang dito na ang liquid ay walang tiyak na hugis. Kinokopya lamang nito ang hugis ng kanyang pinaglalagyan. Katulad ng liquid, ang gas ay wala rin tiyak na hugis. Kinokopya lamang nito ang mga hugis ng kanyang pinaglalagyan. Halimbawa, ang hangin na nasa loob ng bote ay naging hugis ng bote. Ang hangin na nasa loob ng isang gulong ay naging hugis ng gulong. Ang hangin naman na nasa loob ng lobo ay naging hugis ng isang lobo. Ang iba't ibang mga bagay ay may tinatawag tayong ease of flow. Ang ease of flow ay ang kalayaang pagdaloy o paggalaw ng mga molecules sa loob ng nilalagyan nito. May mga bagay na may mga tiyak na hugis dahil sa ang molecules nito ay dikit-dikit at siksik. Meron namang mga bagay na sadyang hiwa-hiwalay ang mga molecules nito kung kaya't may kakayahan silang kopyahin ang hugis ng kanyang kinalalagyan. Meron din namang mga molecules na sadyang hiwa-hiwalay at tumatalbog-talbog pa kung kaya't wala itong tiyak na hugis. Ngunit meron din itong kakayahan na kopyahin o gayahin ang hugis ng kanyang kinalalagyan. Ito ang molecules ng solid, liquid at gas. Pagmasdan at suriin yung mabuti mga bata kung ano ang pagkakaiba ng bawat isa. Ito ay isang yelo. Ang yelo ay halimbawa ng solid. Masdan nyo ang molecules ng solid. Ang molecules ng solid ay dikit-dikit at siksik na siksik. Hindi gumagalaw ang mga molecules ng solid. Ito ang dahilan kung bakit may tiyak na hugis ang solid. Ito naman ay isang baso ng tubig. Ang tubig ay isang halimbawa ng liquid. Masdan natin ang molecules ng liquid. Makikita natin na bahagyang hiwa-hiwalay ang molecules ng liquid. Bahagya rin silang gumagalaw. Ito ang dahilan kung bakit may kakayahan ang liquid na kumopya sa hugis ng pinaglalagyan nito. Ito naman ay steam or water vapor. Pagmasdan natin ang molecules ng steam or water vapor. Ang steam o water vapor ay isang halimbawa ng gas. Mapapansin natin na ang molecules ng gas ay hiwa-hiwalay at tumatalbog-talbog. Ito ang dahilan kung bakit wala ring hugis o tiyak na hugis ang gas at may kakayahan ito na gumaya o kumopya sa pinaglalagyan nito. Upang mas malaman natin ang pagkakaiba ng liquid at gas, gusto niyo pa ba ng isa pang experiment? Kumuha naman tayo ng dalawang lobo na may parehong hugis at laki. Ngayon, ang isang lobo ay ating hihipan at itatali ang dulo. Samantalang ang isang lobo ay lalagyan natin ng tubig at itatali din ang dulo. Ngayon, subukan nating luwagan ang tali ng bawat lobo. Suriin natin kung ano ang mangyayari. Tama! Nasaksihan natin na mas mabilis tumaloy ang hangin papalabas sa lobo
kaysa sa tubig na nasa loob ng isang lobo. Magsindi tayo ng isang insenso. Oops! Mga bata, huwag natin itong gagawin na mag-isa sa ating bahay. Baka tayo ay mapaso o di kaya ay masunog! Ilagay natin ang insenso sa sulok ng ating kwarto. Hindi ba't ating nalalanghap ang usok na nagmumula dito? Ngayon, subukan nating lumipat ng pwesto. Hindi ba't nalalanghap pa rin natin ang usok? Alright! Dahil ang usok ay isang halimbawa ng gas at mas mabilis itong dumadaloy sa buong kwarto. Kumuha tayo ng isang pitsyero ng tubig. Kumuha tayo ng dalawang magkaibang baso. Ang una ay maliit na baso. Ang isa naman ay mas malaking baso. Punuin natin ng tubig ang maliit na baso. Suriin natin ang hugis ng nasa maliit na baso. Ngayon, punuin natin ng tubig ang mas malaking baso. Isalin natin ang laman ng tubig na nasa maliit na baso. Ano ang inyong napansin? Napuno ba ng tubig ang baso? Magaling! Hindi nito napuno ng tubig ang mas malaking baso dahil sa ang liquid ay hindi nag-e-expand. Kita nyo ba ang pagkakaiba ng anyo ng matter? Mahusay! Tandaan, lahat ng bagay na nakikita o hindi natin nakikita ay tinatawag nating matter. May tatlong anyo ang matter. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Upang mas mabilis nating matandaan ang pagkakaiba ng tatlong anyo ng matter, idaan natin ito sa kanta. Halina at samahan niyo akong awitin ang kanta ng Matter. Ang solid may sukat at hugis. Ang liquid may sukat walang hugis. Ngunit mayroon pang isa, tatlo ang kanyang letra. Ang gas, walang sukat, walang hugis. Sabayan niyo ako mga bata. May hugis. Ang liquid, may sukat, walang hugis. Ngunit mayroon pang isa, tatlo ang kanyang letra. Ang gas, walang sukat, walang hugis. Di maliwanag ba ang ating aralin? Magaling! Para sa inyong pagsasanay, kumuha kayo ng lapis at papel. Isulat kung ang mga bagay na ipapakita ko sa inyo ay solid, liquid, o gas. Para sa unang bilang, gatas. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Ang tamang sagot ay liquid. Para sa ikalawang bilang, hangin sa loob ng lobo. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Ang tamang sagot ay gas. Magaling! Para sa ikatlong bilang, steam. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Ang tamang sagot ay gas. Mahusay! Para sa ikaapat na bilang, computer. Ito ba ay solid, liquid, o gas? Ang tamang sagot ay solid. Napakagaling! Para sa ikalimang bilang, pintura. Ito ba ay solid, liquid, o gas?
Ang tamang sagot ay... liquid! Magaling! Magaling mga bata! Sana lahat kayo nakakuha ng perfect score! Mga sandaling ito, inaasahan kong marami na kayong kinapulutang aral at kinapulutang kaalaman sa ating episode tungkol sa Matter! Ang pag-aaral sa pamamagitan ng online ay sadyang mahirap sa umpisa. Ngunit kung ito ay iyong isa sa puso, alam kong ito'y magugustuhan mo. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Lustre. Nagsasabing hanggang sa muli!